Bakit nagiging acidic ang isang tao? Alamin ang mga sintomas ng GERD o acid reflux, mga dahilan ng pagsumpong, mga pagkaing dapat iwasan, mga dapat gawin at remedy. Kung isa ka sa mga nakaranas ng acid reflux, kailangan mo itong mapanood ng buong buo para malunasan ang matagal mo ng problema. Huwag kalimutang i-click like at i-subscribe para ma-update ka sa mga bagong video. Kapag acidic ang isang tao, humihina ang immune system at madaming sakit ang dumadapo. Bakit nagiging acidic ang isang tao? Dahil sa hindi tamang pagkain, walang ehersisyo, pag-inom ng alak ng walang laman ang tiyan, pagpapagutom, paninigarilyo at pagpupuyat. Sintomas ng GERD o acid reflux. Panlalamig, sore throat, parang sinasakal, sakit ng ulo para sa lalamunan, dry cough, bloated, hirap huminga, dighay, at utot, at anxiety, hilo, pananakit ng mga buto. Panghihina, chest pain, hirap sa patulog, pagbilis ng tibok ng dibdib, pananakit ng tenga, dala ng pasulput-sulpot na sipon. Kadalasang mga komplikasyon, paghina ng immune system. Allergies, hika, ubo, sipon, sakit sa balat, pamamaga ng esophagus, laryngitis, mabilisang pagpayat, mga bitaminang nawawala sa katawan, magnesium, calcium. Protein, huwag kakalimutan mag-vitamins na rich sa mga ito. Mga dahilan ng pagsumpong, kapag ang tiyan natin ay madaming bad bacteria o ang mga kinakain natin ay matako, ang bad bacteria, tulad ng carbohydrates, dami-dami ang bacteria nagiging sanhi ng pag-utot at dighay. Mga remedy, mga pagkain at inumin ay mayayaman sa alkaline green na gulay, mga prutas na makakatas, walang citrus, alkaline water, probiotic drinks, Yakult, WKG water, kefir grains. Vitamins na non-acidic, saging, soy food, mga pagkaing dapat iwasan, kape, wine, mga pagkaing mahirap tunawin ng tiyan, red meats, mahirap matuno, mga starchy fruits at vegetables. Pagkaing mayaman sa unhealthy carbohydrates, cake, soft drinks, etc. Prutas na maasim, pagkaing mamantika, mga dapat gawin. Nguyain ang maigi ang pagkain. Sumubo ng konti lamang tuwing kakain, huwag hihiga agad pagkakain. Mainam na maglakad-lakad muna, matulog ng mataas ang unan, upang hindi umakyat ang asid pataas. Matulog pekal iwang bahagi ng katawan para mabalance ang asid sa tiyan habang tulog. Kontrolin ang utak kung nakakaramdam ng kaba. Sanayin ang katawan at isip sa pabago bagong mode ng katawan. Tanggapin ang sakit at tulungan ang sarili makabawi isang oras bago kumain. Uminom ng alkaline water, huwag iinom habang kumakain, uminom pagkatapos ng 30 minutes pagkakain. Iwasang magpupuyat at magpapagod, iwasang magpapagutom, iwasang magpapakabusog para hindi mabloated ang tiyan na nagiging sanhi ng reflux, maging positibo at lakasan ang loob. Tigilan ang bisyo. Ang acid reflux, GERD ay nagagamot ngunit bumabalik oras na maulit ang pagbalik ng mga bad bacteria at sobrang stress, hindi ito nakamamatay. Nagtatagal ito sa katawan, depende kung gaano kadami ang bad bacteria sa tiyan o kung paanong diet ang ginagawa. Sundin ang healthy lifestyle kung kinakailangan upang mabilis gumaling. Gawing positibo ang araw-araw na gawain dahil ang stress at galit ay nagproduce ng acid sa katawan, kaya mahalagang laging masayahin at maayos na pagkain. Kung matagal mo nang daing ang acid reflux, para maiwasan at malabanan ang ganitong sakit, uminom ng C24/7. Ang C24/7 ay isang food supplement na may 24,000 phytonutrients at alkaline base na tumutulong upang manormalize ang acidic environment ng ating tiyan.
Huwag nang mag-alala dahil C24/7 ang tutulong sa'yo. Subukan ng mapatunayan, ang C24/7 all-natural, FDA-approved, kosher-approved, halal-approved, no bad side effect. Ito ay dahil sa pinagsama-samang prutas at gulay na mayaman sa fiber at nutrition, with probiotics, ito ang remedy sa matagal mo ng acid reflux, no worry na. Proven and effective. Huwag tiisin ang sakit na acid reflux, take C24/7 now.